Everyone, this is me, Albert. So for today, I want to share you guys kung bakit tayo nahahawa sa tulo at bakit tayo nagkakatulo. So ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit po nakakaranas tayo o nakukuha natin ang tulo or gonorrhea or STD na tinatawag. So ano-ano nga ba ang mga kadahilanan kung bakit tayo nagkakatulo? So bago ang lahat ng yan, don't forget to subscribe and like and hit the bell button para kang updated sa akin mga tips at sa akin kaunting kaalaman lamang. So, share lang natin sa ating mga kapatid. So, ano nga ba at paano ito malulunasan? At kung paano malalaman kung ikaw ay may sakit na ganito? So, bago ang lahat ng yan, don't forget to subscribe and like and hit the bell button para sa ating pang mga kaalaman. Subscribe! So, eto na nga guys, pag-usapan natin paano malalaman kung ikaw ay may sakit na tulo. So, ano-ano nga ba ang mga sintomas kapag ikaw ay may tulo? At sa aking mga naunang tips ay maraming nagtatanong at maraming comment, bad or masamang comment or good comment. But thank you so much guys sa inyong mga pagmamahal at pagsusubscribe sa aking YouTube channel. Hindi naman po ako doktor, pero ito ay tips lamang. Ito ay aking mga research, binasa, or inalam kung ano nga ba ang mga sinyales na ikaw ay may sakit na tulo at ikaw ay nahawa ng tulo. So, ano-ano nga ba ang unang-una mong mararamdaman kapag ikaw ay may sakit na tulo? At kung paano mo ito gagawin o anong gagawin mo? So bago ang lahat, huwag kang magpanik dahil itong tulo na ito ay nagagamot kapag nahagapan at ipinakonsult sa doktor. So huwag kang magpanik dahil may mga paraan at may mga bagay na pwede kang gawin sa iyong sarili kahit nasa bahay ka lang. May paraan. So andyan na yung mga bagay na dapat mong gawin kapag nararamdaman mo na ito. Ano nga ba ang pakiramdam o ano ang nararamdaman? Umpisahan na natin. So, ano nga ba ang paano nga ba at bakit ka nahahawa? Saan nga ba ito nakukuha? Saan mo nga ba nakuha? Bakit ka may tulo o bakit ka may lumalabas na nana sa iyong ari? So, narito. So, bakit nga ba? At paano ito nakukuha? So, paano nga ba ito nakukuha? Dahil nakukuha mo itong tulo kapag ikaw ay nakikipagtalik sa iba't ibang mga babae o iba't ibang kapartner or iba't ibang o ikaw ay mahilig. So, and then, hindi ka gumagamit ng condom or protection para sa iyong sarili kung makipagtali ka and then nakipagtali ka na hindi mo naman alam kung yung babae ay wala ba siyang sakit o wala ba siyang tulo or you know or kaya nakukuha mo ito kasi iba't ibang or iba't iba ang nakakatalik mo. Yan. Diyan nag-uumpisa yung mga sakit na iyong mararamdaman or pakiramdam mo na ba ay iba na yung nararamdaman mo or pakiramdam mo ba ay tulo na ang dumapo sa iyong sakit. So bago mo ito kumpirmahin na tulo nga ba, ay mas kailangan mong pumunta sa iyong doktor and then magpa-consult ka para malaman mo kung ano nga ba ito. Gonorrhea or tulo or STD na nahawa ka na nga ba ng tulo dahil nakipagtalik ka sa hindi mo naman kilala or nakilala mo lamang kung saan. So that's why it's important po talaga na ating ingatan ang ating sarili at mag-protect po tayo. Kailangan ng protection sa pagtatalik. Depende po yan sa inyo. Nasa inyo po yan kung gusto niyo talagang makaiwas sa ganitong mga sakit. So, ano nga ba ang sinyalis ng tulo?
Ang tulo ay kapag ikaw ay umihi ng masakit. Ayan po ang yung mga sinyalis na masakit kapag ikaw ay umihi. And then mayroong lumalabas na discharge sa iyong ari na mala yellow. And then iba yung amoy na amoy nana or nana talaga, discharge na tinatawag. And then mayroong kakaiba kang nararamdaman sa iyong bandang putan. So, yan po yung mga sinyalis. But, bago po kayo magpanik, kailangan nyo po magpa-laboratory, pumunta po kayo sa inyong doktor, or alam nyo po ba kung anong kailangan nyong gawin, or ano mga dapat suriin. May mga pagsusuri po dyan ang laboratory. Mayroon po mga hihingiin sa'yo na cells sa iyong mga kukunin sa'yo, susuriin is cells ng iyong ari or cells ng iyong sa katawan upang malaman kung anong bakterya ang dumapo sa iyong katawan at malaman kung ito nga ba ay tulo. So, kung ikaw naman ay nararamdaman mo na ito, na ikakaiba na, and then magpasuri po kayo sa doktor para po mabigyan kayo ng gamot ng mga doktor. So, alamin natin kung anong pwede nyong inumin at pwede nyo munang inumin kung hindi pa kayo makakapagpasuri. So, kung nararamdaman nyo na ito at hindi pa kayo na, wala pa kayong budget para magpasuri sa doktor o magpatingin o magpalaboratory, so, masasuggest ko lang sa inyo, mga kapatidis, uminom muna kayo or mag-uminom kayo araw-araw ng buko juice. Ayan, kumain kayo ng buko or yung sabaw, inumin nyo every morning. And then, uminom kayo ng Yakult. Yakult, it's good for the health. Yakult, one every day. It's one bottle every day. Di ba may mga maliliit na Yakult? Yakult po talaga is very healthy sa ating katawan. So, maraming protina or probiotic kang makukuha sa Yakult. So, ang Yakult po ay maraming bacteria na makukuha sa katawan kapag tayo ay uminom, di ba? Kaya nga sinasabi, Yakult every day is okay kasi mas maganda sa ating kalusugan. It's healthy. Healthy po ang Yakult. So, and then, ano pa nga ba ang dapat nyong inumin kapag kayo ay merong tulo? So, ito i-share ko sa inyo guys ha. Ito yung mga gamot na dapat nyong bilihin pero hindi ko pwedeng ibigay sa inyo dito kung anong dapat ninyong inumin na gamot. Kasi hindi naman ako yung magbibigay sa inyo yan. Siyempre, ibibigay sa inyo yan ng mga doktor or mabibili nyo yan kapag kayo ay binigyan ng resita ng doktor. So, kailangan talaga, bago nyo ito mabili ay kailangan nyo ng resita mula sa doktor. Pero kung wala talaga kayong budget, so, kinakailangan nyo munang uminom ng buko juice and then Yakult every day. And then, andyan yung mga remedy na bawang. So, bawang, uminom kayo every day ng bawang, ibabad nyo lang yung bawang. So, ang bawang ay malakas din yan makapag paano ng ating, you know that, diba? Ang bawang maraming makukuha sa bawang. So, yan lamang ang masasuggest ko sa inyo. So, meron nga pala nagtanong sa akin doon sa una kong tips kung makakahawa nga ba sa kasamahan sa bahay ang tulo. So, ang tulo po ay hindi po makakahawa sa inyong kasamahan sa bahay. So, ang tulo ay nakakahawa lamang ito kapag kayo ay nakipagtalik. Hindi po mahahawa ang inyong mga kasama sa bahay. Sa pakikipagtalik lang po mahahawa. Or kailangan nyo talaga ng ibang kapag kayo ay kumain, kailangan may sarili kayong baso, may sarili kayong kutsara, may sarili kayong, you know, kailangan bukod para mas safety po talaga. So, yan lamang po ang masasuggest ko sa inyo na mga dapat yung gawin. Kailangan magpakonsulta sa doktor para masuri kung ano nga ba ang inyong nararamdaman, kung tulo nga ba ito, para makuhanan po kayo ng
cells para maipalaboratory po ninyo. Or bibigyan kayo ng doktor ng reseta na gamot na matindi para mabuksa agad yung iyong nararamdaman sa iyong katawan. So yan lamang guys. Until my next vlog, this is me again, Albert. So until my next vlog, and then don't forget to subscribe and like and hit the bell button para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pa na tips. So God bless you everyone.